pinami-rami ng babae sa mundo. Bakit si Urching Hitara pang pinili mo? Alam mong hipag siya ng sarili mong asawa. Bisperas ng bagong taon, nawala na naman ang anak ng dating empress. Tapos matinding kahihiyan pa ang inabot niya dahil sa ginawa mo. Masisisi mo ba siya? Kung hindi niya nakinaya? Sa wakas, inamin mo rin ang tunay mong nararamdaman. Alam kong iniisip mong isa akong walang kwentang lalaki na hindi marunong magpahalaga sa asawa na sarili't katungkulan ang inuuna. Masasabi mo bang hindi ka inuusig ng konsensya mo? Hindi ako nakukonsensya. Kung totoo man yan o hindi, ikaw lang ang nakakaalam nun. Nung buhay pa ang dating empress, ginamit mo rin siya. At nung mamatay na siya, hindi mo pa rin siya magawang pakawalan. Nung panahon na namatay ang empress, ang hanlin at ministeryo ng pagdiriwang ang dumanas ng matinding kaparusahan dahil lang sa libing ng dating empress. Sina Lianjiang, Fu Jian, 53 mga opisyal ang naparusahan dahil lang sa mga liham na nag-aanyaya sa lahat na dumalo sa libing. Sa Hangzhou, Ningxia, at iba pang lugar kung saan may mga kamag-anak ang empress, lahat sila pinarusahan mo dahil hindi sila sumunod sa proseso ng pagluluksa. Napakarami mong tinanggal sa pwesto. Napakarami mong pinatay na tao. At ginamit mong dahilan ang pagkamatay ng empress. Patagal na panahon mong kinimkim ang lahat ng yan sa puso mo. Ganon nga. Matagal na akong naghahanap ng sagot mula sa'yo, alang-alang sa dating empress. Simula nang maging emperor ako, pinagsikapan kong maging maawain sa lahat. Ginawa ko yun para gamutin yung mga sugat na dinulot ng pamamahala ni Ama, para makontento sa tungkulin nila yung daang-daang mga opisyal, para magkaroon ng payapang isip ang lahat. Matapos ang 13 taon, halos lahat ng opisyal na sanay sa maluwag na pamamahala ko, naging masyado silang kampante, nagpabaya sa mga tungkulin nila. Dahil doon, kinailangan kong kumilos. Kinailangan ko ng patalim na puputol sa mga damo. At ang kamatayan ng empress ang nagsilbing patalim ko. Kamahalan. Nabuhay si Rongyin bilang empress ng Imperyong Qing. At kahit patay na siya, gagamitin ko pa rin siya kung kinakailangan. Napakawalang puso mo talaga. Wei Yingluo, masyado akong naging mabuti sa'yo. Dahil doon, nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay. At yun ay ako, ang emperor. Bilang emperor, dapat wala akong puso. At walang sino man ang dapat humamon sa otoridad ko. Simula nang pumasok ka sa pinakaloob ng palasyo, pagmamay-ari na kita. Sa ayaw mo man o sa gusto, habang nabubuhay ka, makukulong ka na sa Forbidden City. Hanggang sa tumanda ka. Hanggang mamatay ka. Siya nga pala. Hindi mo na kailangang uminom ng gamot na yon. Hindi mo na yon kakailanganin.